Magandang araw po muli sa inyo mga kaguro, kaibigan at kaempleyado. Ito po ulit ang inyong lingkod, si Atty. Resty Tobias Adarayan, na palaging nagpapaalala sa inyo that ignorance of the law, excuses no one, from compliance therewith. Kaya palagi kayong tumutok sa ating YouTube channel para marami kayong makuhang kalaman. Come on! Mga kaibigan, shoutout time! Pa-shoutout po sa ating mga kaibigan na sina Mano Santos, Rinalyn Despi, at yung ating dalawang chief sa Division of Northern Samar, CID Chief Alex Rijoso, at saka ang ating Isgood Chief, Sir Noe Hermosilla. Mabuhay po kayo at magandang araw po sa inyo mga sir. Mga kaibigan, mayroong dalawang bagong kasal na pumunta sa sikat na doktor. Ang sabi ng doktor, mayroon akong maganda at masamang balita sa inyo. Ang sabi ng mister, Dok, unahin mo na yung magandang balita. Ano po ba yung magandang balita? Ang sabi naman ng doktor, ang magandang balita, buntis si Mrs. Ang sabi naman ni Mrs. Dok, ano naman po yung masamang balita? Ang masamang balita, baog pa rin si Mr. hanggang ngayon. Kaibigan, pag-usapan naman natin yung requirements on appointment and requirements for reclassification for head teacher and master teacher. Handa na ba kayo? Simulan natin mga kaibigan. For appointment, what are the requirements? Form 212 with latest picture, passport size with white background, Form 211 or medical certificate, PRC license, certification of registration and report of rating, certified true copy, NBI clearance, sworn statement of assets and liabilities or SALN, transcript of records, of course certified true copy, your first day of service, BIR tax identification number, and your PhilHealth number. So yun po yung mga isasubmit natin for appointment para po sa teacher 1. So malinaw po yan mga kaguro. Now, puntahan naman natin yung requirements for promotion. Natandaan po natin mga kaguro that there are two kinds of promotion. Meron po tayong natural vacancy at meron po tayong reclassification. Yung natural vacancy, halimbawa po may nag-retire, may namatay, may nag-resign, or any other modes of separation from service. So, ang reclassification naman, you are upgrading your own item. Promotion din, tatandaan natin mga kaibigan na mayroon tayong vertical promotion at mayroong horizontal promotion. Yung teacher 3 to master teacher, it is a horizontal promotion. While teacher 3 to head teacher, it is a vertical promotion. Because from mere classroom teacher, you are aiming for a school head position. So that is vertical, papataas. Yung isa naman, horizontal, because from classroom teacher, master teacher is also a classroom teacher. So it is a horizontal promotion. So what are the requirements for reclassification of appointment? For head teacher, Civil Service Form 212, it is the personal data sheet. You have also to submit position description form. And you have to submit supplemental information sheet, certified true copy of the NOSCA and the SARO, the administrative certification of no pending case, certified true copy of approved ERF. You have also to submit certified true copy of PRC license, and you have to submit latest payslip certified true copy. Punta naman natin yung master teacher. What are the requirements for reclassification for master teacher position? Ganun din po, Civil Service Form 212 or the personal data sheet. You have also to submit position description form, certified true copy of NOSCA and the SARO, administrative certification of no pending case, certified true copy of a PRC license, Form 212 or the medical certificate, and of course the latest payslip. So in this connection, mga kaguro, I would like to discuss to you kung kailan natin masasabi that you have already a pending case.
you have already a pending case if you have received a notice of formal charge. Kung may reklamo sa'yo at pinapasagot ka pa lang o kaya naka-receive ka pa lang ng complaint, wala ka pang pending case. So you can only have a pending case if you have received a notice of formal charge saying that you are already formally charged. So pag mayroon ka nang na-receive na ganyan, you have a pending case. So yun lamang po mga kaguro, kaibigan at kaempleyado. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.